Isang araw, isang hukuman ng mga hayop ang itinatag sa liblib ng kagubatan. Halos lahat ng mga hayop ay pumunta sa korte noong araw na iyon. Si Lady Chicken ang magsusulat ng bawat reklamo. Nagsuot siya ng salamin para hindi siya magkamali. Ang paglilitis sa tatlong maliliit na baboy at ang malaking masamang lobo ang isinulat niya sa papel. Sa oras na iyon, sabik na naghihintay ang lahat sa hukom na loro. Dahil mula noong itinatag ang hukuman sa kagubatan, siya ang nagpapasya kung sino ang mali at kung sino ang tama. Maya-maya, dumating ang pinakamalaking hayop sa kagubatan, ang elepante, sakay ang tatlong maliliit na baboy. Sina Porky, Turkey at Gorky ay bumaba mula sa elepante at pumwesto na. Isa pang elepante ang naghatid sa malaking masamang lobo. Siyempre, medyo natakot ang mga hayop nung makita nila ang lobo. Sa huli ay dumating ang hukom na loro na maglilitis sa korte. Pumwesto siya sa mataas na troso na angat sa lahat ng naroon. Tumayo ang mga hayop bilang lubos na paggalang sa kanya. Kamusta, aking mga kaibigan? Maaari na kayong maupo. Habang binabasa ng loro ang mga nakatala sa papel, nagsalita ang ina ng tatlong maliliit na baboy. Ginoong loro! Ginoong loro! Ang lobo! Ang lobo! Alam niyo po! Alam niyo po! Tinangkanyang kainin! Tinangkanyang kainin! Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Mangyari pong huwag magsasalita nang walang pahintulot ng loro. Kung may magsasalita nang walang pahintulot, uulitin ng loro ang mga nasabi. Kailangan pa niyang uminom ng tubig para pigilan ang sarili. Katahimikan po! Oo, una sa lahat, makinig tayo sa reklamo ng tatlong munting baboy. Kamusta, Ginoong Loro? Ako po si Gorky, ang bunsong baboy sa aming pamilya. Gawa sa Dayami ang bahay ko na ako mismong nagtayo. Pinagmamalaki ko ito. Isang araw, dumating ang masamang lobo sa bahay ko at muntik na akong kainin. Hindi! Hindi! Tumututol ako! Tumututol ako! Ginoong Loro! Ginoong Loro? Mangyari pong huwag magsasalita nang walang pahintulot ng loro. Kaya pinainom ng elepante ang loro ng tubig upang makapagpatuloy ang korte kung saan ito tumigil. Ituloy natin sa magkakapatid na baboy. Ginoong Loro, ang lobo na nakikita mo ay pumunta rin sa bahay ko na gawa sa kahoy at sinubukan din akong kainin. Kaya tumakbo kami kay Kuya Porky para mailigtas ang aming buhay. Pero hindi tumigil ang masamang lobo, Ginoong Loro. Pumunta rin siya sa bahay ko. Ayon sa mga tuntunin ng kagubatan, walang makakapasok sa bahay ng sinuman nang walang pahintulot o paalam. Oo nga. Oo, tama. Walang modo. Nakahiya siya. Di pwede ang ganyan. Pumukpok sa mesa ang loro para tumahimik ang maiingay. Katahimikan! Kailangang patas ang pakikinig sa lahat ng hayop sa kagubatan. Kaya pakinggan natin ang gustong sabihin ng lobo. Una sa lahat, kamusta kayong lahat dito? Kilala niyo ako bilang malaki at masamang lobo. Pero ang totoo, ako ay maputing lobo. Ang lobo na kumakain ng hayop ay hindi maputi. Ang lobo na kumakain ng hayop ay hindi mabuti. Bawal magsalita ng walang pahintulot! Habang umiinom ng tubig ang loro, nagpatuloy ang lobo sa kanyang salaysay. Nung araw na nangyari ang insidente, maaga-maaga ako nagising. Masarap ang almusal ko sa bahay. Ano ang kinain mo sa almusal? Naglagay ako ng mga strawberry sa dahon ng hazelnut at sabay-sabay kong kinain. Pagkatapos ay naglakad-lakad muna ako sa gubat. Sa oras na iyon, nakita kong bahay na Dayami na gawa ni Gorky. Ang bahay ay hindi talaga mukhang matibay. Natakot ako na baka bumagsak ito sa isang iglap at ang maliit na baboy ay maipit sa ilalim ng Dayami. Kaya sumilip ako at sinabi sa baboy, hindi matibay ang bahay na ito. Hindi siya naniniwala, kaya sabi ko sa kanya, hihipan ko yan at masisira ang bahay mo. Saka mo lang ako maintindihan. Tapos hinipan mo ng hinipan hanggang sa nasira ang bahay, tama ba?
Opo, pinatutunayan ko lang sa baboy na hindi naniniwala sa akin na hindi ligtas ang kanyang bahay. Tapos may nakita akong maliit na kubo sa di kalayuan. Nang makalapit ako, napagtanto ko na ang bahay kubo ay hindi rin matibay. Bukod dito, may dalawang baboy sa loob nito. Oo, bahay ko nga yun. At takot na takot ang kapatid ko. Takot na takot ang kapatid ko? Sa'yo kaya pinuntahan niya ako. Sa'yo kaya pinuntahan niya ako. Pakiusap! Huwag sasabat sa nagsasalaysay! Paumanhin, Lady Chicken. Ituloy mo ang kwento, Lobo. Sabi ko, hindi matibay ang kubong ito. Hihipan ko ito at masisira ang bahay niyo, sabi ko sa bintana. Hinipan ko at nawasak din ang kubo. Ibig mong sabihin, hinipan mo upang pakita na ang bahay ay ikapapahamak nila? Opo, Ginoong Loro. At akala nila na winasak mo ang kanilang mga bahay upang kainin sila? Opo, Ginoong Loro. Kakainin po niya kami. Nais mag-isip ng mabuti ng Loro tungkol sa bintang ng mga baboy at sa salaysay ng lobo. Kaya lumipad muna siya sa langit at dumapo sa ulap. Ito ang kanyang lugar ng pagmumuni-muni. Samantala, habang naghihintay ang mga hayop, pinag-uusapan nila kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sa tingin ko, ang mga baboy ang nagsasabi ng totoo. Hindi pa ako nakakita ng mabait na lobo eh. Sa tingin ko ay nagsasabi ng totoo ang lobo. Bakit niya kakainin ang mga baboy? Eh busog naman siya. Oo, tama! May katwiran nga! Sa wakas, nakagawa na ng desisyon ng Loro at lumipad na pababa mula sa ulap ng pagmumuni. Muli siyang pumuwesto sa ibabaw ng troso. Sabik na ang lahat na marinig ang desisyon ng Loro. Pinag-isipan kong mabuti. Ang desisyon ko ay ayon sa tuntunin ng kagubatan. Isulat mo, Lady Chicken. Sa ating buhay kagubatan, wala pa tayong nakitang lobo na gumagawa ng mabuti. Oo nga! Hindi pa kami nakakakita ng ganun! Totoo yan! Pero, hindi ibig sabihin nito na hindi sila makakagawa ng mabuti. Sabagay! Oo nga! Pwede. Tama naman. Pero naisip ko, sa totoo lang, ang hazelnut at strawberry ay hindi tumutubo dito sa ating kagubatan. Aha! Opo! Totoo! Wala ngang puno ng hazelnut o strawberry sa ating kagubatan. Wala nga. Sinungaling. Ang lobo na nagsinungaling sa kung ano ang kinain niya ay tiyak na gumawa ng pagkakamali sa pangyayaring ito. Desisyon ko na ang lobo ay magtayo ng bago at maayos na bahay para sa dalawang baboy. Sa ganitong paraan, bilang unang lobo na gagawa ng kabutihan, magiging halimbawa siya sa ipapang mga lobo. Salamat, Ginoong Loro! Ang paglilitis sa tatlong munting baboy at ang malaking lobo ay tapos na. Ngayon ay naintindihan na ng mga hayop sa kagubatan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Matapos ang araw na iyon, ang lahat ay patuloy na namuhay ng mapayapa at maligaya dahil sumusunod sila sa mga alituntunin ng kagubatan. Addis Ababa.